Good day mga ka-all around! Ang vlog po natin ngayon ay question and answer. May nagtanong kasi sa akin, si Mark Justin Cubar, ano daw yung mga additional tips sa kagaya niyang newbie. So ako po, actually newbie pa rin naman talaga ako sa mga ganito, kaya napaisip ako na i-compile lahat ng mga tanong sa akin at i-vlog ko dahil gusto kong matulungan yung mga nagko-comment. Importante po sa akin yung mga comments na yan, yung mga interactions nyo. Kaya gusto kong masagot lahat ng tanong na yan at pinagsama-sama ko sa video to. Disclaimer po, lahat ng mga sagot ko based on my own experience at mga nakausap kong breeder. At i-share ko lang rin sa inyo. So maraming salamat po sa mga nanonood. So start tayo. Unang question. Yung 2 months old daw po bang Belgian Malinois, ilang beses pinapakain at anong oras? Ako po, pinapakain ko yung aso ko twice a day. Time ng meal niya ay 9 AM, tapos sa gabi, mga 8 or 9 PM naman. Kasi po, kailangan po ng aso, lalo na kapag tuta pa lang hanggang young adult, hanggang sa maging tumanda siya, kailangan niya ng sapat na nutrients, calcium, protein, para lumaki siya. Kung malaki na yan, 1 year and up, pwede nang kahit once a day. Pero make sure na maganda yung nutrients na mabibigay nyo. Bigyan nyo rin siya ng dog food, raw egg, carrots, pwede rin. Pwede rin pakain niyang raw na carrots. Next question, sir, paano sanayin ang Belgian Malinois natin na hindi tumatahol kahit na sa mga bagong kilala niya pa lang? So ito po, kailangan nyo siyang, syempre, i-socialize, bata pa lang siya. Ang ginagawa ko sa aso ko, as in, tumatahol naman yung aso ko. Ang gusto ko po kasing aso, yung flexible yung aso. Suitable siya sa mga walks, sa mga socialization sa ibang tao. Pero pagdating sa bahay, pag nasa loob siya ng bahay, dapat aggressive siya at saka tumatahol siya dapat. Ganun yung gusto kong mangyari kay Bella. So, balit pa lang po si Bella, nilalabas ko siya. Pag may mga taong nakakita na binabati siya, nilalapit ko, nakikipag-interact ako sa mga tao, pinapahawakan ko po siya sa ibang tao pag nasa labas. So, ang behavior niya, kapag kasama ako, sobrang mabait po siya sa ibang tao, kahit sino pwedeng kumapit sa kanya. Ano daw po ang pwedeng gawing paraan? 2 months old, pero bagsak pa rin ang both ears niya. So guys, ang Belgian naman po talaga, nakatayo naman po talaga yung ano niya, both ears. Depende lang. So, meron pong mga aso na delay yung pagtayo ng tenga nila. Meron din namang mabilis. So, wag po kayong magpanik. Yung iba tumatayo yung tenga ng 5 months, 6 months. Ang gawin nyo lang po, gawin yung active yung aso, healthy diet, vitamins. Yung iba, nagtitake ng calcium para daw, ewan ko kung effective talaga yung calcium, hindi ko pa naman na-try. So, yung iba namang aso po, matanda na. So, mga 3 years na, biglang buwabagsak yung tenga. Well, hindi ko na po sagot yan, hindi ko na po alam kung paano yan. Basta yung pong mga tuta na nakabagsak yung tenga, huwag po kayong mabahala. Tatayo at tatayo po ang tenga ng mga aso nyo. Sir, magkano po ang puppies ng Belgian Malinois? So, usually, nag-range po ang puppy nito around 10,000 to 15,000 without papers. Yung meron pong papel, mas mahal. Minsan may nag-rush, 7,000. So, hindi ko naman po sinasabi na pangit yung quality ng 7,000. Pwede namang ding nag-rush lang yung seller. Nagmamadali, may kailangan bayarang bills, kaya binibigay ng mura. Pero yun, kung makakuha kayo ng 7,000 or 8, mas maganda. Yung iba naman po, di ba, depende sa lineage ng aso, kung talagang mga working line, galing yung aso, mas mahal pa. Depende rin po kung kaninong kennel nyo bibilin yung aso, kung sikat. So, nagde-depende po talaga. Pero basically, 10,000 to 15,000. Si Bella po, 10,000 lang yung bili ko. 2 months old, 2 vaccine. Yun nga po palang mga asong nag-iedad ng 4 months, of course, mas mahal. Kasi mas marami na siyang deworm at complete vaccine na dapat yon. So, usually, pag 4 months ang aso, 4 vaccine. So, mas mahal yan. Nag-range ng mga 14 to 15,000. Yung no papers. Bakit po ganun yung Belgian ko? Pag tinitrain, hindi masyadong energetic. Alam nyo po kasi guys, ang Belgian, oo, usually energetic yung aso na yan at hyper. Pero hindi naman po lahat ng mga aso pare-parehas ang ugali, pare-parehas ang temperament, pare-parehas ang magiging response sa inyo. So, kailangan nyong i-workout yung mga aso nyo na hindi energetic. Pwede nyo siyang laruin ng bola, pwedeng gutumin nyo siya ng konti para magkaroon siya ng drive para makuha yung mga rewards or treats. Depende po kung ano yung pwede nyong gawin. Pwede nyo ring hayaan nyo siyang maglaro kasama ng mga ibang aso nyo para mas maano lang, ma-enjoy lang ng aso yung surroundings niya, mas maging energetic siya. Applicable ba boss sa magto 2 months old na Belgian yan? Kasi hindi masyadong kumakain ng dog food yung aso niya. So, yung 1-minute rule, kapag hindi kinain, tatanggalin.
So tinatanong niya po dito kung applicable ba yung feeding routine na ginawa ko kay Bella. Lagay ko sa baba yung link. So actually po, naglagay na ako ng disclaimer dyan. Kasi yan pong feeding routine na ginagawa ko na yan is medyo budget po kasi, budget. Ang nangyari po kasi, ayaw nung kumain ng pure dog food ni Bella. Pag binabasa ko, halos hindi niya ginagalaw, then mabubulok lang yung dog food, sayang naman. So ang ginawa ko, pinakain ko siya ng konting rice, nilagyan ko yung meal niya, nung mga 6 months old na siya nun. Then lumakas naman siya kumain nung may rice at mas gumanda yung katawan niya. So ang tanong po sa akin ni Sir Raymar, applicable daw ba yun sa 2 months old? Ang masasagot ko po, hindi. Kung pwedeng kumain ng pure dog food yung aso nyo, mas magandang pure dog food. Kasi po, may mga nagsabi rin sa akin na nakakadagdag daw ng worms yung sa katawan ng aso, yung mga ulam, yung mga rice. So ako po, nagde-deworm ako every 2 months dahil nga kumakain ng rice yung aso ko. Ini-encourage ko kayong mag-pure dog food, mas healthy sa aso. At syempre, wala ka nang paproblemahin sa pagpe-prepare. Hello sir, okay lang po bang nakatali ang aking Belgian? Okay lang naman pong nakatali ang aso nyo. Basta, hindi siya makakakain ng kung ano-ano, mga dumi. Ako kasi guys, kahit karton, kahit kahoy, kinakagat-agat ng aso ko eh. So, hindi ko alam kung nakakain niya. At ang pinaka-iiwasan natin, yung makakagat po ng palaka or makakain. Dahil lang Belgian po na breed, talagang high drive po siya. Lahat, daga, pusa, palaka. At kung gusto niyo naman pong itali, huwag niyo pong higpitan masyado yung nasa collar niya. May chance na mapigil yung paglaki ng aso or pagbulas niya. Kasi nasasakal siya eh. Baka hindi siya lumaki ng maayos. Pwede po bang i-train ng maayos ang 8 months old na Belgian? Hindi ko po kasi naturuan ng puppy pa siya. Puppy pa lang siya. So, hindi po too late yung pag-train ng 8 months. Actually, pwedeng-pwede po yan. Kasi po ang mga Belgian naman po, matatalinong aso yan. Pero, mas maganda kung nasimulan nyo siya ng tuta. Kasi iba yung bonding nyo sa kanya. Nabasa ko po sa internet, nag-i-imprint daw yung aso ng mga commands or words ng 3 to 5 months. Kasi ako, naituro ko sa kanya yung basic training. Ngayon, si Bella is 10 months na, mas madali ko na siyang natuturuan kahit na meron akong gustong ipagawa. Basta after nung command, reward, then nakukuha niya agad. Madali naman na po siyang makapick up ngayon. At least 2 months and a half, yun, i-training mo na siya. Sir, ano pong pwedeng vitamin sa Belgian ko? So, 5 months na daw siya. Ako po kasi, ang ginagamit ko for sa blue. Nung maliit pa si Bella, hindi pa ako nakaka-order sa online, gumamit din ako ng tiki-tiki. Pwede rin naman po. So, importante po ang vitamins para lumakas kumain ng mga aso natin, hindi magkasakit, at mas lumaki. Kahit po 1 year na, pwede nyo pang i-force sa blue ang aso hanggang tumanda siya. Pwede naman pong i-vitamins, wala naman pong problema dun. Any additional advice sa newbie like me? October, makukuha ko po ang puppy ko. Siyempre, dapat maturuan nyo yan ng basic command at yung mga basic na behavior para madali nating makontrol yung mga aso natin. Unang-una, kailangan meron kang cage na naka-ready. Or kung walang cage, kung may terrace kayo, sarado, pwede nyo siyang ilagay doon. Isa pa, for example, nakuha mo siya ng 2 months old. So sa 2 months old, kailangan yan, may dalawang vaccine na siya. Make sure na updated ka sa vaccine niya kung kailan yung kasunod. Ako kasi, yung aso ko, wala naman talaga siyang papel or PCCI or anything na yung pedigree paper. Basta ang importante po, makuha niyo yung vet card. Kasi nasa vet card po yung proof na na-injectionan talaga ng vaccine yung aso nyo at na-take talaga ng deworm yan. So yun po, vaccine and deworm, make sure na na-update nyo siya. Sundan nyo po yung guide dun sa vet card kung kailan yung next vaccination niya. So i-prepare nyo na po yung sarili nyo na talagang gagastos kayo. Mag-alat kayo ng budget. Kasi po, hindi po porket nabili mo na yung aso, andyan na yan, okay na yan dyan. Marami po mga expenses ang aso. Vaccine, deworm, kailangan nyo rin dog food, kailangan nyo rin shampoo. Marami po mga kailangan yung aso. So yun lang naman, Sir Mark Justin. Sana ma-enjoy mo yung aso mo at hindi magkasakit. Good luck sa pag-aalaga. Sana matraining mo rin siya at mapasunod mo sa mga yun, panoorin mo rin yung mga videos ko previous. Sana makatulong sa'yo. Shout out nga pala kay Jade Alva from El Salvador City, Misamis Oriental, tsaka kay Mark Alexis Aguilar, at shout out na rin kay Sir Roberto Bansali Jr. Yan, si Sir Roberto nag-message talaga siya sa Facebook ko na nagtatanong bakit hindi na ako nag-upload. So maraming salamat po sir sa panonood sa mga videos ko. Natutuwa ako sa mga interactions nyo, lalo ako na-motivate mag-vlog. And again, hindi po ako expert. So kung may mga corrections po kayo sa sinabi ko, feel free to comment lang po. Kaya ako rin po ginagawa itong mga video para ma-share lang kung ano lang yung alam ko. Para po mapanood ng mga kagaya ko lang rin na
habis sa pag-aalaga ng aso or sa pag-aalaga ng Belgian, sineshare ko lang rin po. Sana po may makuha kayong tips or makuha kayong informasyon. Maraming salamat po. Pop Sneaks out!